discuss our life, our story, our home. Hi guys! Sabi mo. Hi guys! Bayo! Okay. Bayo. Alam niyo guys, inaantok ako. Kasi, itatapos ko lang maglaba. And gusto ko matulog sana, pero merong mga bata na ayaw makisama at ayaw matulog, so hindi rin ako makakatulog. Sino kaya yun? Sino kaya yung bata? Si Aiden pa talaga. Si Aiden. Stop na po. Bata, Aiden. Baka magkasakita na. Enough na. Ay, baby talk na naman. Oh, baka magkasakita. That's enough na, baby. Aiden, kiss mo si baby. Kiss mo! Aiden, kiss baby. Kiss Gavin, please. Kiss Gavin. Kiss Apuet. Kiss Apuet dito. Kiss Apuet, please. Picture na, picture. Come on, picture. Picture. Eh, nilabas ko muna sila kasi nagkakasakita na. Ganyan yan eh, ganyan yan. Kapag naghaharutan sila, asahan mo, after 5 minutes, merong iiyak. Come on, bike. Woohoo. Yabang. Aiden, come on, magbike na. Aiden, don't touch that. Dirty yung gulong. Aiden. Ayan. Tapos na silang magbike and nag-i-snack sila na. Ano kinakain mo, Gavin? Oreo. Aiden, what are you eating? Oreo. Nag-i-eat sila ng Oreo. Hindi ko siya inaya na magsulat. Siya yung kusang kumuha niyan. Kanina pa yan nagsulat eh. Nakailang ano na yan. Bago pa kami mag-take a bath. Nakita siya ng daddy niya na nagsusulat. So, ayan, pinaperfect niya talaga. Gusto ko na nasasanay na siya na nagsusulat kahit na hindi ko siya inaaya na mag-write. So, everyday nagsusulat siya. What's that? Ah, yung Zay! Hindi nakasya kaya doon niya inilagay. No. It's okay. That's correct. Sleeping line, slanting line, and then another sleeping line. Okay? Sleeping line. Slanting line. Sleeping line. Sleeping line. Guys, eto yung mga nagugustuhan ngayon ni Aiden na mga toys. Yung mga robot na nagiging truck, nagiging car, ganyan. Meron siya si Bumblebee. Tapos, eto yung mga dinosaur din. Alam ko dinosaur to eh. Dinosaur to na nagiging robot. So, yan yung mga nakakahiligan niya ngayon na bilin. Hi guys! Good morning! So, ayun guys, mag-quick update lang ako kung ano yung mga nangyari sa amin, kung ano yung mga ganap namin before the year ends. Kasi medyo matagal na naman ako hindi nakapag-upload kasi naging busy kami. So, yung last few months ng 2023, so, yun, hindi ako nakapag-upload ng mga videos. So, may mga nagme-message sa direct sa akin or sa page kung kumusta na daw si Aiden, lalo na yung therapy niya, yung immunotherapy niya, and yung school niya. So, mag-update lang ako, guys. Guys, regarding sa school niya, okay naman, nakakasabay naman, nakakasunod naman si Aiden. Yung first quarter ng exam nila, maayos, mataas yung exam niya. Tapos before mag Christmas break, nag-exam na ulit sila and hindi pa naibibigay ni teacher yung mga test paper pero sabi niya okay daw yung results.
Actually, nakakuha pa nga si Aiden ng award no first quarter. Tatlong award yon, ipopost ko na lang dito. So, nakakatawa, nakakataba ng puso kasi positive yung mga feedback ng teachers sa kanya. Although, syempre, minsan may mga times na wala sa mood si Aiden. So, ang ginagawa ni teacher, hinahayaan na lang niya. And then, si Aiden daw yung kusa na makikijoin sa mga classmates niya. And nakakatawa nga kasi sabi ni teacher, pag daw nagdi-discussion sila, yung nagsusulat sa blackboard, nakikiparticipate daw si Aiden. Nagre-raise pa nga daw ng hands. So, very good si Aiden doon. So, yun. Ang struggle lang sa ngayon ni Aiden dun sa school niya is yung pag nanonood sila or kapag meron silang video presentation. Kasi, alam niyo naman, meron siyang sensory issues, diba? So, ayaw niya ng mga loud noises, ayaw niya ng mga... Okay siya sa mga loud music, pero yung mga ingay, ayaw niya, na-overwhelm siya doon. So, ang ginagawa niya kapag nanonood sila ng mga video presentation, tinatakpan niya yung tenga niya. So, ang ginawa ko is, ni-raise ko yung concern sa therapist niya, si Teacher Carla, and... I'm so thankful kasi talagang tinutulungan ako ni Teacher Carla na ma-overcome namin ni Aiden yung struggles niya na yon. So, sa ngayon, unti-unti kahit paano pinapanood namin siya nung video na yon about Jesus. So, nasasanay siya. Nasasanay siya na nanonood na ng mga ganong klaseng videos. Tapos, ano pa ba? May isa pa pala kaming winner moment ni Aiden kasi dati kapag pumupunta kami for check-up sa doctor niya, sa pedyo niya, talagang nandun pala kami sa labas, sa may entrance pa lang, umiiyak na siya. Pero ngayon, very good siya. Nakiki-operate siya kung anong sabihin ng doctor, sinusunod niya. Pina-check-up namin siya nung minsan and wala kaming problema, as in, ang bait-bait niya. Tapos, nitong December, nag-attend kami ng wedding sa Auntie Polo. Dapat kasama talaga si Aiden doon. Ring bearer din siya. Silang dalawa ni Gavin. Kasi kami ni Daddy Yeye, abay kami dalawa. So, silang dalawa ni Gavin dapat ring bearer. Pero hindi siya nakasama dahil meron siyang allergy. Actually, na-ER pa siya noon. Na-dextro siya, na-oxygen siya. Okay, go. Overnight kami doon kasi ang layo Auntie Polo. Pero the following day, hindi na namin tinapos yung reception ng kasal kasi lumala nga yung allergy ni Aiden, so kailangan na namin umuwi agad. Tapos yun, pero para sa akin, ang laki improvement kay Aiden na hindi na siya nagka-cry or nagtatanos kapag nasa hospital or sa clinic. Okay? Kamali ko. 7. Ito 7. Hello. So hopefully kapag pina-check up ko rin siya sa dentist kasi by January iniisip ko ipapa-check up ko siya sa dentist kasi may mga nasisira ng ngipin si Aiden kasi nagmi-milk pa nga siya sa bottle. So isa pa 'yon sa kailangan naming i-workout, kailangan iawatin ko na siya sa pagdede. So sana pag pina-check up ko siya sa dental clinic maging maayos at hindi siya mag-tantrums. So, maraming salamat po sa mga viewers namin, sa mga subscribers na nanood ngayong 2023 and hopefully 2024, samahan niyo pa rin kami sa journey namin ni Aiden.